بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At sa mga giliw po nating mga taga-subaybay sa programang ito ng Islamic Light Multimedia, magandang hapon po dito po sa mga taga-Saudi Arabia at para po sa ating mga kababayan sa ibang lugar. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, Pilipinas. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay pagpalain po tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon at lalo-lalo na po sa mga oras na ito. At dalangin po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan ang ating mga kaalaman at ibigay niya sa atin ng tulong at bigyan niya tayo ng malawak na pag-unawa sa ating pananampalatayang Islam. Amin ya rabbal alamin. So inshallah subhanahu wa ta'ala, tatalakayin po natin ngayon ang ating napagkasunduang paksa na kung saan ito yung asal ng mabuting mag-aaral. Asal ng mabuting mag-aaral. Sapagkat ho, sa ating pananampalatayang Islam, nararapat lamang po na ang ating mga ginagawa, lalong-lalo na po kung ito ay may kaugnayan sa ating pananampalataya, ay dapat na ito ay isunod natin sa landas o sa pamamaraan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ang tinatawag na mutaba'a, sapagkat ang lahat ng ibada, ang lahat po ng pagsamba sa pananampalatayang Islam ay kinakailangang sang-ayon sa pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat doon lamang po kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan yaon ang ating mga gawa. Oho. So magbabanggit lang po tayo ng ilan sa mga nukat, mga punto na kinakailangan nating talakayin na nakikita nating mahalaga sa mga pagkakataong ito. At hindi po lahat ng mga katangian o mga asal ng talibul ilm ang babanggitin natin, sapagkat napakarami ng mga katangian at mga asal na dapat taglayin ng isang mag-aaral. Oho. Pero may mga babanggitin lang namang tayo na mga mahalaga. Unang-una po dito mga kapatid, kinakailangan sa isang talibul ilm ay magtaglay ng katangian at magandang asal na magkaroon siya ng ano, ng sabar. Maging sabur, an yakuna talibul ilm saburan. Ibig sabihin, malawak, malaki ang kanyang pagtitimpi at pagtitiis sa pagtahak sa landas na ito ng kaalaman. Sapagkat alam natin na kung gaano kahalaga ang pagtahak sa landas na ito. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ito yung pinakamadaling daan tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ho, para ho makarating tayo doon sa ating gaya, sa ating layunin, sa ating hadaf, okay, kailangan ho natin ng baon, at ang baon ito ng malaki at mahabang pagtitimpi habang sa pagtahak natin sa landas na ito. Tinatahak natin ng landas na ito, kinakailangan natin magbaon ng malawak at malaking pagtitimpi. Sapagkat alam ho natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang lumikha sa atin at inilabas niya tayo sa mundo na ito mula sa ating mga sinapupunan ng ating mga ina na walang kaalaman. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpalabas sa inyo, nagpasilang sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong mga ina. La ta'alamuna shay'a. Na kung saan wala kayong kaalaman ni katiting. Hindi ninyo alam ang mga bagay-bagay. Kaya sa pamamagitan ng pagtuklas, pagtahak sa kaalaman, doon natin nahuhubog ang ating mga sarili. Okay? Lalong-lalo na kung ang pag-uusapang kaalaman ay may kaugnayan sa ating pananampalataya. At hindi na natin kailangan pampag-usapan kung ito ba'y obligado o hindi. Pagkat alam natin na ang pagtuklas, ang pagsaliksik ng kaalaman sa pananampalataya ay isang obligasyon ng isang mananampalataya, lalaki man ito o babae.
So, ibig sabihin mga kapatid, na sa pamamagitan ng sabar, inshaAllah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng bagay, sa lahat ng larangan ng ating buhay dito sa mundo, kinakailangan natin ng pagtitimpi. Kinakailangan natin ng pagsasabar. Dahil ang pagsasabar ho sa pagsaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay simula nang ikaw ay magkaisip hanggang sa iyong libingan, hanggang sa ikaw ay mamatay, kailangan mong magsaliksik ng kaalaman. Katulad nga ho ng palaging binabanggit ng ating mga kapatid, kapatid na Muslim, sinasabi nila na sa hadith daw, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Subalit ang hadith na ito ay milal ahadith al-mushtahira. Ibig sabihin, ang hadith na ito ay na nakilala lamang at palagi nating narinig. Subalit ang hadith na ito ay daif. Subalit ang kahulugan niya ay tama yung kahulugan niya. Ayon na rin sa nabanggit natin na ayat na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oho. Sa madaling salita ho, kailangan lang natin magbaon ng malaki at malawak na pagtitimpi sa pagtahak sa landas na ito. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu isbiru. Ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wa sabiru. Magtimpi kayo at huwag ninyong hayaan o huwag kayong mawawalan ng pag-aasa at patuloy ninyo na tahakin ang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitimpi. Wasabiru, at magpatuloy kayo sa pagharap ibig sabihin magpatuloy kayo na magkaroon ng pagtitimpi, magsabar kayo sa bawat hinaharap ninyo na pagsubok, lalong-lalo na sa landas na ito ng kaalaman. Maraming mga pagsubok ang ating haharapin, kaya kinakailangan ng malaking pagtitimpi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung tinatawag na ikhlasul amal. Ibig sabihin, nung magkaroon ka ng dalisay na intensyon sa bawat gawain na iyong ginagawa, bawat pagsamba na iyong ginagawa, saan man pong gawain, hindi lang sa pagsaliksik ng kaalaman, kundi sa lahat ng gawain mo na may kaugnayan sa pagsamba, ay kinakailangan ng ikhlas. Subalit, kung ikaw ay isang talibul ilm, ikaw ay isang mag-aral, kinakailangan mo ng unang-una yung ikhlas sa pag-aaral na ito, pagsasaliksik mo ng kaalaman. At ang pagsasaliksik ho ng kaalaman o yung ikhlas ho dito ay sa pamamagitan ho ng intensyon o layunin na magkaroon ka ng kaalaman sa sarili mo muna. Ang pinakaunang layunin na iyong dapat na bigyang pansin ay yung sarili mo. Kinakailangan na alisin mo sa intensyon mo dito sa pagsaliksik ng kaalaman, alisin mo ang iyong sarili mula sa kamangmangan tungo sa kaalaman. Magkaroon ka ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Huwag mo munang isipin ang iba. Ang isipin mo yung iyong sarili na ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman upang alisin ang iyong sarili mula sa kamangmangan at magkaroon ka ng kaalaman sa iyong pananampalatayang Islam. Sapagkat yung mga salafus salih, yung mga naunang tao, na mga Muslim, na mga mabubuting mga tao, mga ulama, yata'allamuna al-ilma li anfusihim. Sila ay nag-aaral, nagsasaliksik ng kaalaman para sa ano? Para sa ibang tao? Hindi. Para sa kanilang mga sarili. Naiulat nga patungkol kay Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sinabi niya sa kanyang anak, qala libnihi, ma ta'allamtu min hadhal ilmi harfan illa li nafsi. Ma ta'allamtu min hadhal ilmi harfan illa li nafsi. Ibig sabihin, kailanman na hindi ko pinag-aralan ang kaalamang ito maliban na lang na ang layunin ko dito ay para alisin ang aking sarili sa kamangmangan tungo sa kaalaman at upang magkaroon ng benefits ng kabutihan. Ako mismo ang magkaroon ng kabutihan sa pagsaliksik ko ng kaalaman dito. Okay. Hindi ko ito inaaral, hindi ko ito tinatahak ang kaalaman na ito, pinag-aaralan para sa iba, hindi para sa aking sarili. Subhanallah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga giliw na mga tagapakinig, kinakailangan sa bawat gawain natin
sa pagsasaliksikman natin ito ng kaalaman, kailangan ng ikhlas o dalisay na layunin na ito'y ginagawa mo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito'y ginagawa mo upang alisin ang iyong sarili mula sa kamangmangan tungo sa kaalaman, upang masamba mo ng tama na naayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pakaingatan natin na ang ating mga intensyon habang tayo nagsasaliksik ng kaalaman ay mabaling sa iba at magkaroon ang haluan ng riya o pagpapakitang tao ang pagsasaliksik na ito ng kaalaman. So inshallah babanggitin natin yung hadith mamaya inshallah subhanahu wa ta'ala patungkol sa bagay na ito bilang babala para sa ating mga mag-aaral. Pangatlo ay yung tinatawag na al-ilm, al-amalu bil-ilm. Kinakailangan, kung ikaw ay mag-aaral, mabuting mag-aaral, kinakailangan sa bawat kaalaman na iyong nalalaman ay may kaakibat na gawa. Kailangan may kaakibat na gawa. Yung mga pinag-aaralan mo upang magkaroon ng benefits ang sarili mo, ikaw mismo, kailangan isagawa mo ito. Kailangan na isagawa mo ito. Sapagkat kung ang kaalaman ay mujarrad, ibig sabihin kung ang kaalaman na ito ay walang gawa, sinasabi nga ng ilan sa mga manunula, al-ilmu bila amal kashajaratin bila thamar. Ang kaalaman na walang gawa ay katulad ng isang punong kahoy na walang bunga. Ibig sabihin, walang pakinabang ang kaalamang ito. Bagkus ito'y maaaring maging laban sa iyo ang kaalaman na ito. Katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sabi sa hadith, al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Ang Qur'an ay maaaring ito'y para sa iyo, magbibigay sa iyo ng pakinabang, magiging saksi sa iyo, o kaya ito ay magiging laban sa iyo at magiging laban bilang kalaban mo, sasaksi laban sa iyo. Subhanallah. So kinakailangan ay sa bawat kaalaman na ating nalalaman ay may kaakibat na gawa. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa suratul Jumu'ah, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Ang katulad daw ng mga tao na binagkalooban ng kaalaman na hindi nila ito isinabuhay, hindi nila ito pinangalagaan, ay katulad ng مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا كَمَثَلِ الْحِمَارِ. Katulad sila ng donkey, ng asno, na yahmilu asfara, na may dala-dala lamang sa kanilang likod na mabigat o malaking libro, subalit walang pakinabang ito sa kanila. Bi'sa mathalul qawmin ladina kadabu bi ayatillah. Kasamaan para doon sa mga tao na nagpapasinungaling sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, si Allah ay hindi magbibigay ng gabay, hindi niya gagabayan yung mga taong makasalanan. So kinakailangan ay isagawa yung bawat kaalaman na ating nalalaman. Huwag ho tayong tutulad doon sa mga tao na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fatiha, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nagpapakukup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala 5 times a day na tayo nagdarasal. Sinasabi natin, O Allah, ilayo mo kami doon sa landas na tinahak ng mga taong ghayril maghdubi. Yung maghdub alayhim, sila yung mga hudyo na kung saan pinagkalooban sila, binanggit natin sa ayah, pinagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, subalit ito'y kanilang hindi isinabuhay. Waladdalin, at yung mga tao naman, yung mga nasara, na kung saan ay sinamba nila ang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kaalaman. Subhanallah. So kinakailangan kung ikaw ay sumasamba sa nag-iisang tunay na tagapaglikha, kinakailangan ay magkaroon ka ng kaalaman at isabuhay mo ang kaalaman ito. At maidagdag natin na kung saan binanggit sa Hilyatu Talibil Ilm ni Sheikh sa kitab, sa libro na kung tawagin ay Hilyatu Talibil Ilm, na
ici nous l'appelons non le docteur le cheikh le docteur Bakar bin Abdullah Abu Zayd OK بنجد نجدتو يوم مع علامات العلم النافع بنجد يوم مع تندا نكعلمان كباكي باكي نابا بسبيين يوم مع بابانجيتي ناتينا ito ay ito yung mga tanda upang makilala mo, upang malaman mo kung ang kaalaman ba na ito ay kapaki-pakinabang. Kasi hindi yung lahat ng kaalaman ay kapaki-pakinabang. Maaring ang kaalaman ito ay magdulot sa iyo ng kasamaan. Okay? Magdulot sa iyo ng kasamaan. O maaring ang kaalaman ito ang maging dahilan upang ikaw ay masadlak sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Iyadam billah. So, bago natin banggitin niya, nabanggit ni al-Imam al-Shafi'i sa ilan sa kanyang mga kasamaan, sabi niya, al-ilmu ma nafa' laysa al-ilmu ma hafiz. Al-ilmu ma nafa' walaysa al-ilmu ma hafiz. Ang kaalaman daw ay yung nakapagbibigay ng pakinabang. At hindi yung kaalamang ano, na-memorize lamang. Ang kaalaman, ang tunay na kaalaman ay ano? Manafa, makapagbigay sa iyo ng kapakinabangan, ng benefits. Hindi yung kaalaman na na-memorize mo lang na walang magandang dulot na naibibigay sa iyo. Subhanallah. Kagaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang ayah, sa banal na Quran, sabi niya, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yung maituturong, ibig sabihin sa hadith na ito, sa meaning, sa ma'na ng hadith, sa kahulugan ng hadith, إنما يخشى الله من عباده العلماء. يوم ما يتطورين نا معلم. يوم ما يعلم يوم ما يتطورين تلاقينا ما يعلم. أيوة أنا. يوم ما يبتعكوت الله سبحانه وتعالى. يخشى الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. kung ikaw itinuturing mo ang iyong sarili sa mga taong may alam, may kaalaman, ibig sabihin ikaw ang pinakaunang tao na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhsha Allah. At ang takot na ito, ang siyang mag-uutos sa iyo sa pagsagawa, pagsunod sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-iwas sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nangangamba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At banggitin natin yung mga alamat, mga tanda ng kaalaman na kapaki-pakinabang. Unang-una, nabanggit natin, al-amalu bih. Kapag ikaw ay may kaalaman, kailangan mo itong isagawa. Al-amalu bih. Okay? Pinakauna mong gawin yan. Ha? Kapag tayo nagkaroon ng kaalaman, yung bawat aya, bawat hadith na ating nalalaman, kailangan natin itong gawin, isagawa, isabuhay. Kailangan may kaakibat na gawa. Sapagkat, maaaring ang kaalamang ito maging saksi laban sa iyo sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin yung hadith na nabanggit sa ibang hadith, sa mga hadith na nabanggit, na kabilang sa pinakaunang sisindihan, pinakaunang igagatong sa apoy ng impyerno, yung alim na ano, tinuklas niya, yung alim na nag-aaral o tinatahak niya yung landas ng kaalaman para ano, para sabihin lang na siya ay maalam. Subhanallah. So, ipakaingatan po natin yung mga kapatid. Pangalawa, karahiyat at tazkiya wal madah at takabur ala al-khalq. Iwasan mo sa iyong sarili na maghangad ng papuri mula sa ibang tao. Kung ikaw ay mabuting mag-aaral, malayo itong katangian na ito sa iyo. Huwag mong hahangarin yung pagpupuri o yung papuri, ha? Yung magandang papuri sa iyo ng mga tao. Okay? Huwag na huwag mong hahangarin yun. At huwag, sapagkat kung hahangarin mo yun, yung purihin ka nila, magiging resulta niyan, ha? Magtakabur ka. Ikaw ay magmamalaki sa mga tao. Pagmamalaki mo na ikaw ay maalam na kung saan, yun ay hindi dapat na, ano, na maging layunin ng isang tao. At babanggitin natin yung hadith mamaya-maya, inshallah, subhanahu wa ta'ala, patungkol sa bagay na ito. At pangatlo, bilang karagdagan, doon sa huwag mong hangarin na ikaw ay purihin ng mga tao at huwag kang magmalaki, sapagkat kung tunay kang mag-aaral, kung ikaw ay mabuting mag-aaral, lahat ng mga mababasa mo sa
sa patungkol sa propeta Muhammad SAW, ang katuruan sa Islam, lahat ng mababasa mo dyan ay akhlak, mga asal ng propeta Muhammad SAW. At kailanman hindi mo mababasa na ang propeta SAW ay nag-asal ng ano? Ng pagmamalaki. Bagkos siya ay pinakamapagpakumbaba sa lahat. So paano pa kaya ikaw na isang, sabi nga, umuusbong-usbong pa lamang, nagkakaroon lang ng kaunting kaalaman, subalit, sa halip na naisabuhay niya ito, siya ay, nagmamalaki. Ipinagmamalaki niya ito. So, hindi o, kailangan mo nating iwasan yan, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. At ganun din, al-harbu min hubbi at-tara'us wa syuhra wa dunya. At ingatan mo, iwasan mo yung nagsaliksik ka ng kaalaman upang makilala na ikaw ay alim, upang makilala at hinahangad mo sa pagsasaliksik mo ng kaalaman yung dunya, makuha mo yung dunya na ito, ang mundo na ito, magkaroon ka ng magandang mataas na pwesto, kilalanin ka ng mga tao, respeto ka ng mga tao. So kailangan ay ilayo mo ang sarili mo sa mga katangian ito. At ang pang-apat ay yung yung mag-claim ka na ikaw ay maalam. Yung lalabas mismo sa iyong sarili, sa iyong dila, yung sabihin mo na ikaw ay alim. La ilaha illallah. No? Wama utitum minal ilmi illa kanila. Kailanman hindi kayo napagbigyan, napagkaluban ng kaalaman na maliban lang sa kakarampot na kaalaman. Subhanallah. So, walang pwedeng magmalaki sa atin. Nasabihin niya na ako ang alim. Na ako ang higit na mas maalam kaysa sa inyo. Okay? Sapagkat sinabi ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, sabi niya, wa'alam anna manidda'al'ilm fahuwa jahil. Alamin mo na sino man ang mag-angkin ng may kaalaman siya, sabihin niya na may kaalaman siya, fahuwa jahil. Siya ay tunay na mangmang. Sino man ang mag-angkin na siya'y maalam, fahuwa jahil. Siya ay nangangahulugan lang na siya'y mangmang. Subhanallah. So, magpakumbaba tayong lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga mag-aaral dito sa landas na kung saan landas na pinakamadali patungo sa paraiso. Uh-huh. Sinabi bilang panghuli ho, bilang panghuli, sapagkat ang oras natin ay maiksi lamang, sinabi na at naiulat ni Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu na narinig niya ang propeta sallallahu alayhi wasallam na nagsabi, man talab al-ilma liyujariya bihil ulama ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Ito ay babala para sa atin na mag-aaral po, na tumatahak dito sa landas ng kaalaman. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsaliksik ng kaalaman, okay, kaalaman sa pananampalatayang Islam, ليجاري به العلماء, upang sabihin niya na siya'y kabilang sa mga ulama, upang sabihin ng mga tao na siya'y kabilang sa mga ulama, ka-level niya ang mga ulama, at ipagmalaki niya ito sa mga ito, sa kanila. وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَا, at upang يُمَارِيَ makipagtalakayan siya sa mga sufaha. Ibig sabihin na makipagtalakayan, kakausapin niya yung sasabihin niya at ipapakilala niya ang kanyang sarili sa mga sufaha, yung mga mangmang, yung mga kulang ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, na siya ang higit na maalam, kaya kilalanin ninyo siya. Liyumariya bihi sufaha, wayasrifa bihi wujuhan nasilay. At tinatahak niya ang kaalaman ito na may layunin na upang mapunta ang atensyon ng mga tao sa kanya. At kilalanin siya. At ilagay siya sa magandang pwesto, mataas na pwesto, at kapag kinilala siya ng mga ito at bibigyan siya ng mga bagay na pakikinabangan niya sa mundo na ito. Yun ang hinahangad niya. Ibig sabihin, nagkabigyan siya ng kayamanan, yun ang hinahangad niya. So sabi ng propeta sallam, adkhalahu Allahu na, kapag ganito ang intention mo, ang layunin mo sa pagsaliksik mo ng kaalaman, adkhalaka Allahu na, ipapasok ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno. A'udhu billah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagsasaliksik ho ng kaalaman, ang talabul ilm, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay kabilang ho ito sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pakaingatan natin na ang pagsambang ito
ay mawala tayo sa tamang landas, mawala tayo sa tamang intensyon, layunin kung bakit tayo nag-aaral sa pananampalatayang Islam. Unang-una, ulitin ko, nag-aaral tayo dito sa pananampalatayang Islam upang alisin ang ating mga sarili mula sa kamangmangan, tungo sa kaalaman, at upang makinabang sa kaalamang ito ang ating mga kapatid na mga Muslim at mga hindi Muslim. So yun lamang po mga kapatid, mga giliw namin mga tagapakinig. At inshallah subhanahu wa ta'ala, mayroon tayong mga katanungan na dapat na sagutin natin inshallah. Unang-una, ang katanungan pong ito ay magbigay ho tayo ng mga tanda, ng tatlong nabanggit natin na mga tanda sa kaalamang kapakipakinabang. Ano yung mga palatandaan ng kaalaman na kapakipakinabang? So yun ang ating mga katanungan. So jazakumullah khair. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.